iniwala ang iba pang eksperto na posibleng magkaroon ng constitutional crisis sakaling maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema kaugnay ng disqualification case laban kay presumptive President Ferdinand Marcos Jr. Ayon kina Attorney Clark Edward Oitico, isang law lecturer, at Attorney Eugene Pedro, dalawa ang posibleng senaryo rito. Academic na to kasi nagkaroon na tayo ng election. May 31 million persons na nabumoto kay Bongbong Marcos. Tapos kapag sasabihin, kapag i-open pa yung issue na to, ano pang silbi niya? E binoto na nga siya ng mga tao. The way that I see it, no, it can either be dismissed by the Supreme Court for being moot and academic, or the Supreme Court will rather rule that it is a political question that is out of the hands of the court anymore. Para naman kay Attorney Rico Domingo, immediate past president ng Philippine Bar Association, hindi nababaliwala ng milyong-milyong boto ang kawalan ng kwalipikasyon ng isang kandidato. Basta pag sinabi ng Supreme Court na he's not qualified, then he's not qualified. Therefore, his election would be nullified ab initio. It is incumbent for the Supreme Court right now to expedite its resolution of these petitions so that yung anxiety ng mga tao, totoong qualified yung candidate, eh, dapat we settle our minds that ito na ang ating presidente.